British-born pero dito nag-teenager. Nagsimula sa mga telenovela bilang isang teen star. Pero naging isa sa mga pinakatanyag na sexy stars noong nakaraang dekada. Saan na nga ba paparito at paruroon ang buhay at career ni Maui Taylor? Ang pinakamainit na Viva Hot Babe at top vote getter sa ating mga paboritong men's magazines. Wasak si Maui, mga bayaw. Walang sayang na kalendaryo. Oh, ito parang bago-bago lang to. Ayun yung sa Singapore. Excuse me. Uy, mga bayaw. Welcome na naman po sa isang episode ng Wasak. Siyempre, ang kasama natin ngayon, nakpo, sa mga bayaw dyan, I'm sure, kilalang kilala nyo to. Hinding-hindi, parang ano pa rin siya, no? 18 years old pa rin siya, mga bayaw. Walang iba kundi ang napaka-sexy pa rin na si Miss Maui Taylor. Hi! Hello, everyone! Sabi mo, Maui, mga bayaw, hello! Mga bayaw, hello! Hipag. At hipag. Oh, hipag na hipag dating ni Maui ngayon. Hipag o hipon? Hipag? Ano ba? Hindi, walang talo, walang tapon sa'yo eh. Ganun ba yun? Oy, mga bayaw, titingnan lang namin yung mga picture ni Maui sa internet. Mga old photos. Oo. Ito, parang masaya to ah, kung nasa underwater ka. Hindi ko nga alam saan nila nakukuha yung mga yan. Parang marami ka fans, ano? Sana. Thank you. Okay, Maui, hindi na uso sa mainstream ngayon yung mga sexy sexy girls. Mm-hmm. Pero may isang henerasyon kasi ng mga moviegoers na ang alaala nila sa'yo ay ganun pa rin. May isang stretch kasi na sunod-sunod ng mga sexy films yung ginawa. Yes, that's right. Mm-hmm. I think a maximum of 10 yata yun. Mm-hmm. Ngayon, in hindsight, I'm sure, nagkaroon ka na ng time na parang i-analyze siguro yung image mo sa publiko. Personally, no, objectively speaking, what made you click? O nakakurbata ako ngayon. I think it's more of yung kasi, diba, kung paano nila ako pinackage ng okay. Diba. Typical, parang college student, kolehiyala, na biglang nag-sexy. Mm-hmm. Yeah. So, I guess nung time na yon wala pang gumagawa nun. So, yun yung kinagat ng kinagat ng mga tao. Plus, no one really expected na mag-change, mag-shift ako ng career. Kasi, coming from Ana Karenina, TGIS, may bukas pa. I didn't even know. I had no inkling to it na, uy, mag-change pala ako ng image. May isa akong teorya eh. Ano yun? Na with your body, with your height, with your appeal, parang somewhere in the Filipino male, merong may inner pedophile sila. Kasi parang ang bata-bata ng dating mo. Tapos? Pero, yung ika nga ni Eddie Garcia, yung pyesa mo, kompleto na. Di ba parang iba yung dating nun sa Pinoy na lalaki? Okay, siguro pwede ako mag-agree sa'yo. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao, ay lahat ng lalaking manyaki sa sabahin. Hindi naman, pero siguro yun, nagkato lang, the whole complete package. Nasa akin, hindi naman complete package, kapalaman mo kakapara sa view. Pero siguro nga, yung theory mo, isang malaking check. Tama yan, check. Yung mga bayaw ah. Galing na mismo kay Miss Maui Taylor. Okay. Ikaw may pagka-pedophile ka ba? Hindi, mahilig ako sa matatanda. Hindi nga. Mga Celia Rodriguez, yung mga type ko. Uy, paborito kong actress yun ah. Oo, ako din. Iba dating nga. Napakagaling nun. Ay, sino to? Friend mo? Ay, hi. Si June. Oh. Hi. Bella Hello. Flores, Celia Rodriguez. May style talaga si Celia. So friends na kayo? Medyo. Namit ko sa CR kanina yun. Anong ginagawa? Sinisingot yung albatros. Maui, pag-usapan natin ano. Ikaw ay pinanganak sa Inglaterra. Hanggang ilan taon ka ba doon sa Inglaterra? Basically, dito naman talaga ako lumaki. Okay. Kasi 3 years old pa lang ako, nagko-commercials na ako dito sa Manila. I was just born there, but okay. I was raised here. Okay. Ang buong pangalan mo ay Maureen Ann Aba, naka-research Rodriguez ka, ha? Pupas. Saan galing yung Taylor? Hindi, kasi may mahabang family tree. Mm-hmm. May mahabang family line yan. Actually, I don't know paano napasok yung Rodriguez. Yun nga yung nakakalito sa Google, pag ginugol mo yung name ko. Okay. Kasi wala talagang Rodriguez sa pangalan ko. Okay, mga Wikipedia dyan, ha? Ayusin yun yan. Oo. So, mali po yun. Mali yun. Mahirap po na-explain ko from Tupas to Taylor. Okay. It's going to be a long one. So, basta nasa family din siya. It's family life. Ayon sa aming pananaliksik, dinala ka raw dito para mas gusto raw ng iyong mga magulang na magkaroon ka ng konserbatibong, para hindi ka maging wild. Parang,
Yung imahe ba na napoproject sa'yo sa media at versus sa totoong buhay, eh, gano'n ba kalayo yung dalawang yun? Ang layo. Kasi actually, even yung mga friends ko, sinasabi nila, eh, paano ka naging artista? Paano ka naging ikaw ngayon? Mm-hmm. Especially my school, Eskolehiyo San Agustin. Mm-hmm. From kindergarten till high school, siya ako. Yan, ano yung paaralan ng mga sosyal yan? Hindi naman. Tapos, mga Panginoong may lupa. They all know na isa lang ako napakatahimik na tao na nasa isang corner lang palagi ng bus or ng San Agustin Chapel na nagbabasa lang palagi ng libro. Sweet Valley. Hindi na OIN. Sweet Valley High ba nun? Oo. Okay. Diba? Naalala ko pa. Yun yung palagi kong binabasa. So, parang di nalang ma-imagine na biglang I turned into who I am now. Maybe it's because when you're in show business, kailangan strong ka eh. Kasi kung hindi, kakainin ka ng buhay ng mga tao sa showbiz eh. Talo ka eh. So, yung personality ko ngayon na naging matapang and all that, na-acquire ko na lang yan through showbiz. Yung term na wild. Hindi ka ganyan dati. Hindi. As in, super tame. Yung term na wild, siguro na-stereotype na lang din ako because of the films that I was doing. But people who know me, personally. As in, sila mismo mag-vouch for whoever, for you guys. Sabihin ko, my personality is so far off from what you see in the movies. Kapelikula lang yun. Kape mo na kayo, lang sa Bose Coffee. Kape-kape lang. Thank you! Ilang beer, Jun? Kuha mo beer? Kaya bumasak ang title ng show na. Hindi naman. Oh, mga bayaw! Ako nga pala si Bart. Ngayon, tuturuan ko kayo mag-isang tunay na lalaki dito lang sa Bet ni Bart. Bet ni Bart! Itong treadmill na to, bet ko to. Kaya kayo mga bayaw, ito gamitin nyo. Papabilis tumakbo para hindi kayo mahabol kagad ng hipag nyo. Tara! Itong barak na to, bet ko. Kasi mapaganda to ng back. Lalo na pag nakasando ka. Punta na kayo dito. Pakita natin ang tunay na pagkalaki natin. Yan ang tunay na lalaki. 2, 4, 6, 8, 10. 100, 150. Itong bench press, bet ko to. Kasi pampalaki ng dibdib. At yan ang bet ng mga hipag ko. At may poster pa sa taas. Pero tingin ko, nakaka-distract lang yan eh. Dapat ito. Ito ang inspirasyon natin. Yan ang gusto kong makatulad niya. At yan mga bayaw, yan ang bet na para sa inyo. Para kayo mag-isang tunay na lalaki dito lang sa Bet ni Bart. Bet ni Bart! Nagsimula ka, anak ka, Renina. Yes. Okay, pakikwento naman yung experience yun. Yung that early na edad mo, 14, mga ganyan. 14. Alam mo bang patutungo ka na sa mundo ng Sisiris Homey Showbiz? Hindi. Hindi. Parang naglalaro lang ako nun. Okay. Yung anak ka, Renina na yun, biglaan lang din yung pagpasok ko sa show na yun. Kasi in-introduce lang ako kay Boss VR, Boss Veronique. Tapos, pagkakita niya sa akin, binigyan na ako agad ng show. Nung una, syempre, bata ka, laro-laro lang naman yung showbiz. Plus, I was still studying. I couldn't go exactly full-time sa showbiz nun. Kaya, anong phase ng buhay mo nag-decide ka na magpapakasexy ako? Ano ako nun? 19, magta-20. Hirapan ako mag-shift. Bakit? Kasi hindi na-expect eh, ng family. Unexpected. Ito ba ay personal na decision? O may external itong actually, mag-quit na dapat ako na ng showbiz eh. Kasi feeling ko wala naman nangyayari sa akin. Alam mo yun? Parang, nung mga age na yun, I realized na parang, I want a career. Gusto ko sumikat. Pero parang walang nangyayari. Sabi ko, mag-aaral na ako, magka-college na ako, university, ganyan. Tapos biglang sabi ni Boss Vincent, hindi, may magagawa pa tayo. So, inakit ako ngayon kay Boss Vic. Okay. Pagkakit si Boss Vic, may mata yan sa ganyan. Magaling yan si Boss. Pagkakita sa akin ni Boss Vic, sabi niya, kaya mo bang mag- sexy. Shift. Sabi ko, paano pong shift na gano'n? Yung sexy. Right there, and then umuo ako. Siyempre, parang ano na to eh. Ito na yung offer eh, di ba?
So it's either you take it or you leave it. So kahit wala akong idea what exactly it is I am about to do, umuuna ako. Oh, wala pang Viva Hot Vibes nun? Wala pa. Kasi ako yung original eh. Yes. May kapatid ka sa teatro, di ba? Actually, she works for the Royal London Theatre. She sings for the Westminster Abbey. She's an opera singer, actually. She was cast in Cats in London. Also with Miss Saigon, pero she didn't take the role kasi hindi niya nagustuhan yung role that she was gonna portray. Hindi alam na marami na kumakanta ka. Hindi rin nila alam yun. Kasi ang tingin nila sa akin, parang, okay, yeah, she's just another... Pero noon ka pa talaga kumakanta? Yes, matagal na. Ever since no Anna Karenina days pa lang, kumakanta na ako. Training na namin yun. Balik tayo sa Viva Hot Babes. No, nung pinasok mo yun, alam mo na wala nang balikan. Oo, alam ko naman na. Nung nag-shift ako ng image, alam ko na, this is it. There's no turning back. Actually, nung nag-shoot ako ng film, nung shoot ko yung Gamitan. Gamitan yung unang pelikula ni Mami. Yes, yung launching. Oo. Nung paakit ako ng... sa Victoria Horton location eh. Gusto kong tumalikot. Gusto kong tumawag, sabihin ko, tama na. Hindi ko pala kaya. Pero sabi ko, hindi, ito na yun eh. No turning back na yun. Akit na ako, sige, lakasan ko na lang yung loob. I'm sure historic para sa'yo, pero sino yung pinakaunang-unang naka-eksena mo na romantiko yung sitwasyon? Romantic or sexy? Sexy, oo. Si Wendell Ramos. Wendell pa rin, ano? Suki talaga. Oo. Siya naging Wendell Ramos talaga. Ako din, idol ko yun, Ton. Kailangan maganda yung point niyo kung gusto niyo maging Wendell Ramos. Kasi si Antonio Aquitano. Oo, bale sa ano siya, Hibla, sa second movie. O, kamusta naman yun? Parang yung pinakaunang eksena mo, pakikwento ko yun. Parang traumatic ba? We had to reshoot it again. Kasi when si Wendell had to pull my clothes off, nakakapit ako eh. Yeah, ayaw umitawan. Parang, So, okay. Obvious na parang yun. Obvious, so nag-shoot kami ulit. Okay. Kasi nila, alam mo, galingan nyo na lang para isang... One take. Kasi from then on, natuto ko nga, no? Galingan na lang natin, one take para tapos na. So after nung gamitan, una mong pelikula, parang, okay, ano expectations mo nun? Takot ako nun, kasi what if it won't hit? Diba? That's your first major film. Eh, nag-hit. Sabi ko, naku, jackpot. Ito na yung start. Okay. At pang ilang pelikula ka naging ganap na komportable na sa ginagawa mo? Sex Drive. Matindi yun. Hanggang ngayon, pinapanaginipan ni Jun sa bayton yun. Pinapanaginip ka rin doon? Oo. May nahabol ako. May tumatakbong lang. Oo, may humahabol sa akin. Na ano? Giant. Jun. Oo. Giant Jun. Si Jay Malala. Idol ko yun si Jay Malala. That was for the film, ang huling Burning Silpa. For the Metro Manila Film Festival na yun eh. What about Jay Malala? Sobrang idol ko lang yun. Idol mo lang ang kalang. Crush niya yun. Kumara pa atin mo lang. Kumusta naman yung inyong sexism? Actually, naglolokohan nga kami, Jay, before the scene. Sabi namin, kaya tayong bagoong. So, We did not, of course. Hygiene-wise. Okay naman siya kaeksena. Wala naman kami naging problema. Take one lang din yun, in all fairness. Nalagaan kami ni Direk Joel Amangan on the set ng maayos. Mabilis. Isang mabilis na eksena lang yun. After how many films, hindi mo na-realize ba? Or parang nagkaroon ka ba ng inkling na parang, ay, ayoko na ng ganito. Gusto ko na mag-iba, mag-shift. After Bugbog Sarado. Kasi yun yung dalawang back-to-back ko na Joel Amangan Sabi ko parang, ay, wait lang. Parang ayoko na. Nung nagsabi ako ng ayoko na, naglaylo ako ng konti. Tapos, biglang yan yung titingnan natin kanina, FHM. Yung Tutti Frutti. Saan ba yan? Yan. Ay, oo, masaya to. Yan, biglang lumabas yan. In-offer. Dalawang isip ako. Sabi ko, naku, gagawin ko pa kaya to or hindi na. Sabi ko, sige, last cover ko na to. At least, kung gagawa ka ng pelikula, parang ka bang ako yung talang? Love team? Hindi lang love team. Love scene. Love scene? Kaya ka bang ako yung ka-love scene ko? Pero habang ginagawa natin yung kailangan, atakin ka sa puso. Okay lang yun. Pahino ko dun. Sa akin yun. After 10 takes. Ay, hindi. One take lang. Kaya habang ginagawa natin, sasaksakin kita sa likod. May naka-eksena ka na ba na may ganyang kakapal ng bigote?
maganda, okay lang, di ba naman artist sa ganyan eh. Ano bang mga tipo mong lalaki? Ikaw. Hindi talaga? Iwasak, katulad mo. Nadadala ako sa'yo. Oh, marupok yan. Oh. Mukha nga eh. Madaling maniwala yan. Ano? Well, syempre, unang-una, kailangan yung respeto sa magulang. Nahin na magulang ko, Chubs. Kung kaya nila respeto yung magulang ko, syempre ako din. And tatanggapin yung naging work ko ngayon, who I am now. Then that's enough. Tanggap pa naman, June, di ba? Pag-ibig pa yung mga magulang mo. Mawi, nagbago ba yung taste mo sa lalaki through the years? O parang may consistent na gusto ka lang na? Physically. I think growing up, oo, medyo nagbago yan. Mm. Hili ka sa mga may abs. Okay, merong isang hindi nagbago over the years. Okay. Kasi ang unang-unang tinitignan ko sa physique ng guy, wet talaga. Wet? Kailangan maganda yun. Parang, sarap i-pinch. Ah, pwede na ako dyan. Mukhang tumayo ka nga. Mukha siyang puwet. Puwet na may buhok. Nagkaroon ka na isang karelasyon noon. Very public yung relasyon at very public na yung paghiwalayan na yun. Hindi ko makalimutin sa sinabi mo. Sabi mo, para kang pinutulan ng paa. Pakipaliwanag naman. Ha? Sino to? Anak ni Panday yata yun eh. Para akong pinutulan ng paa? Paa, oo. Bakit naman paa? Parang ganun eh. Para akong naputulan ng paa. Baka parang... Parang inisip ko parang ganun. Dinibdib mo ba ng ganun yun? Nasaktan ako. Mm-hmm. Nasaktan ako. Mm-hmm. Ng sobra. Mm-hmm. Kasi... Yung expectation ko na hindi siya mang babae, on that area, masakit. Mm-hmm. As much as possible, ayoko na i-touch yung topic. Okay. Respeto na lang sa mga magulang. Mm-hmm. Pero kita mo naman lolo niya, di ba? Sige, balik ka natin. Ay! Hello, gusto mo, balik ka natin yun eh. Tapang mo ah. But, no. Talikod ka nga, Jun. Talikod ka nga. Wala akong pwet eh. Oh. Wallet lang yun. Wallet lang yun. Hey! 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 Ang mga top 5 na mapapansin ng Pinoy na hindi siya sa Pilipinas nagda-drive. Sa number 5. Siyempre, walang mga jeep. Sa numero 4. Ang mga bus sa bus stop lang tumitigil. Numero 3. Ang mga pedestrian ay naglalakad. Operative word, ha? Naglalakad sa pedestrian lane. Hindi tumatakbo o tumitigil sa gitna dahil natatakot silang masagasaan. Number 2. Kapag pinapara ng traffic enforcer, lisensya at registro ang nilalabas. Hindi limandaan sa wallet. At sa number 1. Panay ang ngat-ngat sa'yo ng mga kapwa mo driver dahil nasanay ka sa balasubas sa estilo ng pagdadrive. Sorry. Ano ba? Hey! 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 Para sa'yo, ano yung pinaka-sexy na parte ng katawan mo? Hindi ko alam eh. Tingin ko ngiti ko. Ngiti mo? Smile ko, my lips. Sige, ngitihan mo nga ako. Oo nga. Parang ako, buong package. Ay, thank you. Ito ka mabitiin sa camera. Ay, ito. Pag-camera natin. Hindi ka rin. Kasi konti kagat-labi. Yan. Ikaw nga, Jun. Kagat-labi ka siya. Ikaw nga. Sagwa. Parang gusto ko ipakat yung eksena. May eksena ko sa pelikula na nakipaghalikan ka sa kapwa mo babae. Yes, si Ms. Rica Perelejo and Katya Santos. Baka pwede natin himayin ang mga ang karanasan na yun. Itong una kay Rica, medyo awkward. Dahil... Kasi, syempre, first time mo kasi ka ng babae. Diba? So, parang... Ang sarap kaya humalik ng babae. Di ba, Jun? Humalik ko sa inyo. Okay lang na ako. Basta ako, malalaki, masarap ako humalik. Weird eh. Weird. Hindi namin magawa ng ayos. Kasi, alam ko, nakatatlong take yata ako. Kasi nagkakailangan kami. Pero siguro, on the third take, we got the hang of it na rin. Parang inisip namin, halika na, gawin na natin to. Alala ko pa nga, parang nagtanungan pa sila, anong lasa? Oo, may ganun. In real life, ba? Babae ka ba sa babae? Hindi, no way. Bakit? Ayoko. I'm sorry, no offense to anyone, pero... Masarap kaya kami karelasyon ng babae. Na-try mo na? Oo. Siyempre, lalaki ka eh. Try mo kaya kayong dalawa. Hindi ko siya type. Wala siyang puwet eh. Try mo. Gawin yun. Tignan mo. Try mo lang kay... Alam mo,
dare ko kayong dalawa. Di ba, meron kaming girl to girl. Kayong dalawa. Total? Excuse me, habibigil lang. Yung mga yelo, pare. Sige. Yelo. Eh, gusto ko pa. Gusto ko pagbalik niya kayong dalawa. Tapos na eh. Ikaw ba sa tingin mo ano yung estilo mo? Pag-usapan natin. Tapos, strong points mo at medyo weak points mo bilang artista. Wala naman akong kopyang artista or anything. Kumbaga, lahat na yung nakikita niyo sa screen, yun yung emosyon na galing sa sarili ko, na internalization ko. Weak points, mahirap akong pa-ipin. Dahil masayahin ka akong tao. Pero pag naumpisahan niyo na akong mapaiyak, you will always, you can ask my directors, napapansin nila na kapag nasa loob na ako ng eksena, they get me pulled in. Tapos nag-cut sila, hirap sila na patigilin ako umiyak. Tuloy-tuloy ka. Kasi ibig sabihin nun, yung hinugutan ko nun, sobrang lalim. Kumbaga, kahit binuon ko na sa limot yun, hinugot ko pa rin ng sobrang lalim na cut na, umiiyak pa rin ako. Doon, yung movie na shinut ko sa Korea, ito, recently, nagulat sila kasi cut na eh. Umiiyak pa rin ako. Kasi malalim yung pinaghugutan na sakit. Ano yung inalala mo rin? Nung nasa Korea, yung recent breakup ko. Hindi ka naman para pinutulan ng paa doon. Hindi, para akong sinaksak ng 10 beses noon. Sakit na 10 beses. Ayan na, halika na, kisisi na kayo. Ngayon, hindi ka na masyadong active sa movies, mas mga performances. Yes, yung that's right. Mo. More on TV. Ito, TV5. For the past 2 weeks, lagi nyo makikita. And then here I am again sa show nyo. Ngayon, I'm more of like, I was in Korea for 4 months. That's a Korean film. The title is The Taste of Money. Papalabas siya sa Money. Yeah, okay. Papalabas siya sa Korea and sa Toronto because it's for the Cannes Film Festival. Film. Sa it's Cannes, a mainstream. Papalabas sa Cannes. Yeah. Mukhang seryoso so, to ah. Pala yung Pinoy na artista. Ano yung kwento nito? It's about a Filipina who goes to who's a college graduate. Couldn't find a decent job in Cebu. Cebuana kasi ako kunwari, may dalawang anak. Hindi makahanap ng trabaho. Mukhang may dalawa ka ng anak. Hindi, syempre sa movie, nakipagsapalaran ngayon sa Korea. Pinapangit ka ba nila rito? No, ang ganda kong katulong. Katulong ka dito? Oo. Ang social na clothes ko. Lalabahan mo yung ano niya, salawal niya, nahabang suot pa niya. Yuck, baka may ano pa yun. Makita yung performance. Parang may nabasa ako yun. Para sa Cebu daw, nakasungal ka daw doon. Actually, hindi lang naman ako. Tatlo kami. Staging pornographic indecent show. No, okay. I have to clarify that. Actually, it's already clarified also with the governor of Cebu. Ibang event yung nakuhaan ng video ko. Okay. Hindi namin event. Okay. I guess kami yung mga artista doon. Pinakiusapan kami ng mga priests na kung pwede mag-cover kami. Oo, which we did. So, we started the show Easter Sunday na. Ang reports doon, nag-start kami ng Black Saturday. Kagulo-gulo! So, yun. So, it was Paolo Paraiso, Jennifer Lee, and I. Kaming tatlo yung nakasuhan doon. Pero maayos na po. Naayos na ni Governor Ventolin. Bilang pag-aayos sa public apology kami sa Cebu. And ginawa niya kaming ambassadress ng women's rights. Yeah. Okay, Maui, sa tingin mo, ano ba yung tingin sa'yo ng tao ngayon? Kunyari, pag naglalakad ka sa in public, ganyan, parang sa tingin mo ba, tinitingnan ka ng tao na may paghuhusga? Yung iba, oo. Kita mo naman sa tao yun. Isa ba pag tumitingin sila sa'yo, tumitingin sa labas, mga babae mata? Parang oo. Oo. Ako, tinitingnan mo rin sila ng ganun. Hindi, mga babae mata, ibig sabihin... Hindi, yung iba from head to foot talaga. Ako, ganun din ako. Bakit? Sino ka? Sino ka bargaining nito? Oo, oo. Imo ko lala. May pagnanasa yan. Baka masampal kita. Ano yung pinakamasakit na nabasa mo o narinig mo tungkol sa sarili mo? Iniyakan ko talaga. Yung ano namin, FHM calendar nila Aubrey. Tsaka ni Diana. I had the best shots daw because I slept with the photographer. Si Sander? When the calendar came out, I felt na ako'y may pinakapangit na shots. That's how I felt. Yari ka kay Sander. Hindi. Nung nabasa ko yun sa newspaper, yun yung isang malaking bagong maintindihan na talagang I remember nasa Gap ako nun, Gap Philippines for a show. Pagbasa ko ng newspaper, iyak talaga ako. Hindi ako naka-perform. Ano gusto ko na rin maging photographer doon? Parang ako gusto kong pakalbo. Na!
nangyari dyan? Asan naman yung mga kasama natin? Bayawan ko. Tayo na ata host nito eh. Oh? Hindi naman tayo marunong sa magluto niyan. Anong gagawin natin sa hotdog at sili at sibuyas? Tititigan. Anong ibig sabihin nito? So ganun. Oo. So may host na kayo ngayon? Mukhang eh. Mukhang. Oh, mga bayaw. Okay. Si Nenelin at si Kaloy. Champion na champion. Oh, si George. Sorry. Okay, George, ano bang gagawin natin, Lord? Oy, mga bayaw, welcome na naman sa isang edisyon ng Pulutang Wasak Espesyal o Puwe! Puwe. Okay, yan, ang gagawin natin ngayon ay hotdog with onions and chili. Pulutan. Masarap yung pagpulutan, Lord. Champion na champion yan. Kailangan lang natin, mga bayaw, hotdog. So, Nenelin, pahiwa naman ang hotdog. Sibuyas. Sibuyas. Mas pula, mas maganda. Siling labuyo at butter. Sibuyas, parang mga rings, pag ganun. Siyempre, meron tayong bawang, mga bayaw. Alam mo, Lord, habang tumatagal, pag nag-iwa siya ng ganyan, parang lalo ko na inilap sa kanya. Mga bayaw, ang tamang hawak po sa kutsilyo, kutsilyo ay pag ganyan. Ano kadami ko? Okay lang, yung mga sakto lang dito sa... Yan, pwede na yan. Pwede na yan, pwede na yan. Tutuhin natin yung hotdog. Panigit na lang konti. Dapat maluto muna yung hotdog. Pagod ka na galing sa rehab eh. Mm-hmm. Ito, relax ka lang. Papakain ka lang, papatabagi ka namin. Ay, teka. Gusto mo pala nang makatulong ha? Hiwain mo na maliliit yung ating ceiling labo. Okay, sige. Pag naghiwa ba siya, George, pwede lang mag-asawa, Nenelin. Ganyan mo natin to. Okay. Sayang. Sayang naman. Sayang yan. Pati pa, wala pa 10 seconds. Yan natin si Buya. Doon, no, parang ang sarap niyan ha. Parang ang bango na niyan, Lord ha. Ngayon, halo na natin yung ating ceiling labo yung mga bayaw. Yan ha. Para lumabas yung anghang niya. Okay, ano pang kailangan natin dyan? Nenelin, ano amoy mix ng ano si parang manghang sa mata. Pwede ko na yung hotdog. Okay. Sige. Pare, haluhaluin mo. Sige. Lalagyan natin ngayon yan ng mga bayaw, ketchup. Tapos siguro lagyan natin ng paminta. Parang masarap 'yan sa beer, no? Oo, sarap niyan. Ay mga bayaw, ha? Ito po ang tinatawag nating hotdog with onions and chili. Mga bayaw, kain na. Okay, mga bayaw. Tara na mga bayaw. Mga bayaw, larga! Kaya mga bayaw, isang edisyon na naman ng Pulutang Wasak Espesyal o Puwe! Hotdog with onions and chili, a.k.a. Takurong. Sarap! Gusto ko yung pangalan na yun. Ano yung paborito mong niluluto para sa sarili mo? Favorite ko yung tuna couscous salad. Tuna couscous salad? So parang... Yes! Couscous salad. Oh. Couscous. Hey, ito na lang, Lord. Ano? Halimbawa, magkasama tayo sa isang bahay. Okay. Tulog ako. Sa salada, kunyari. Okay. Umaga. Isusurprise mo ko ng ano, parang breakfast in bed. Hello? Naka-in bed? So anong putahe yung ihahanda mo sa akin? Since it's breakfast, typical breakfast. Hindi ba pwedeng almusal na may mali siya? Saserve akong na ano, naka... Okay, pagkain lang muna. Pagkain lang. Do you stay fit? I go to the gym. Mm-hmm. Right now, I'm on a no-rice diet. Mm-hmm. Kasi I have a photo shoot sa Singapore. Mm-hmm. Itong March. Mm-hmm. So, I'm preparing for that. Plus, may concerts in Dubai, Japan, in London. Pero hindi ba, pag hindi ka kumakain ng carbohydrates, parang umiinit yung ulo mo. Ang init ng ulo ka. Ko. Kahapon, ang init-init talaga ng ulo ko. Pero kaya kung dito pwedeng hindi magkanin eh. Kasi mananapak yan eh. Oh. Tsaka parang lahat na sa tiyan niya. Naipon. Ano po, ganito yung mga gustong babae ngayon. Oo. Hindi. Yung Derek Ramsey. Hindi parang sumasabit yan. Pumatol ka ba ever sa isang lalaki na ganyan kalaki yung tiyan? Hindi. So, talaga, hinahanap... Parang buntis eh. Parang polis, di ba? Uy, hindi. Di ba ganito yung taga-kabite? Oo, di ba ganyan yung katawan? Hindi ko alam. Nung tinanggap po itong bagong imahe na sarili mo sa media, meron ka bang natutunan? Nagkaroon ka ba ng bagong pananaw sa sarili mo? Mas may regret ka ba? Saan? Doon sa mga pinagagawa mo sa buhay mo. Ako kasi... Would you do it over again? Yes, I would. Mm-hmm. I don't regret the decisions I've made. Mm-hmm. I have no regrets. I have no qualms. Mm-hmm. So, no, okay lang sa'yo makita ng magiging future anak ko or ako? Mm-hmm. Ako kasi naniniwala naman ako na nasa pag-i-explain mo naman sa anak mo, sa upbringing mo naman yan. At kung nakikita naman ang anak mo, hindi ka ganun. May impact talaga yun. Kung hindi ka artista ngayon, ano ka ngayon? Siguro, tinuloy ko yung gusto kong course na kunin talaga ever since. I wanted to take up psychology. Psychology? Ayan, pag-aaralan mo yung mga ganyan. May topak. Sino yung parang, okay,
this is a perfect specimen of the female. Sino yun? Physically, ah? Not because she's my best friend, but I have to say, it's Katya. Katya. Babaeng babae. No? Oo. May L. Love? I'm not sure if I'm actually allowed to say that. Gusto mo yung sinasampal na kumawi? Gusto pa lang maka-experience sa sampal mo? Pwede mo ba akong sampal? On national TV? Cheers ka ba? Niloloko kita. Cheers ka kita, tapos niloloko kita. Dapat nandito ka. Yan, yan. Kaya dito na. Yan. Masyado bang awit. Serious ba to? Sinampal siya ni Iwan. Teka muna. Nanampal ka na ba ever sa pelikula? Oo naman. Ako gusto ko ma-experience yung sampal ni Maui. Eh, mga trip niya. Lalamig yung kamay ko. Waka mo. And, action. I'm sorry. Namiya ka? Sakit doon ah. Hindi. Dapat may motivation muna. Okay na yun. Mali. Dapat may motivation kung bakit ano. Okay na yun. Huwag na motivation. Hindi, mali. Bilang director, kailangan mo na second take. May second take ba? Parang kulang na, mag-crack mo. Parang mas malakas to kaysa kay Iwa. Totoo sa pala. Maui, ano masasabi mo sa mga bago henerasyon ng mga sexy females? Yun? Deserving sila. Mm-hmm. Deserving sila lahat kung ginagawa man nila yun. Mm-hmm. Kung napunta sila sa centerfold, sa cover, they all deserve it. Pero analyze natin, parang meron bang nagbago mula nung panahon ninyo sa ngayon? Tingin ko, mas fierce, mas bolder yung mga pictures namin compared to ngayon. Oo nga. Yung ngayon medyo, Maraming bawal ngayon eh. Oo. Kami kasi yung generation na wala pang masyadong pakailam sa nudity. So ngayon medyo people watch out for that already. Like, example na lang, mga billboards. Mm-hmm. Example na lang natin ng Playboy at FHM. Mm-hmm. Hindi na talaga pwede magpakita ng any part. The body. Dati pwede pang one boob eh. Oo. Dati pwedeng naka-brick. Hindi naman pwede yun. Gusto kitang makita ng nakaganon sa billboard. Si Lord, may billboard naka-brick sa highway. Ha? Huh? Oh. Titignan ko ulit. Pag napadaan ako. Baka mag-iba pa na lang ako sa akin. Last question, saan mo nakikita sarili mo mga tipong 5 years from now? So may anak na ako noon? Kasi ba, 21 ka lang ngayon? Kasi babae? Gusto ko lalaki. Kasi bakit? Kasi pag babae, tas katulad ko, naku, masasagunutan ko lang. Hala. Maui, sa kanila pwedeng mahanap, maliban sa internet, okay? Grabe ka naman. Mm-hmm. March 13 to 18, I'll be in Dubai for concerts as well. March 23 to 26, I'll be in Singapore for a photo shoot. Mm-hmm. April, Korea na ako kasi balik ulit Korea. Yes, kasi we need to promote na for the film. Mm-hmm. May po, May 16 to 18, I'll be in London for a concert. May concert po kami ni Noy Volante sa Teatrino this April 14. Sa Green Hills. Yes, this April 14, isa po siyang malaking concert. Sana po. Sample na lang tayo. Oo. Boses, wala, tsaka pinainom mo siya ng malamig. Pwede ka bang oh my God, 3 times? Okay, Oh my God. Okay. Wait, alam pa ako, Miss Mavis. Mavis. Thank you. Ayan mga bayaw, mga ipag, sana po ay natutunan kayo tungkol sa buhay ni Miss Maui Taylor. Ayan. Maraming salamat sa oras Thank mo, you. Maui. Thank you very much. Lamin sorry, sampal. Masaya po ako na nasampal niyo. I'm so sorry. Next week ulit, mga bayaw, dito lang po yan sa Wasak. Parang iba yung mukha mo rito, Maui. Okay, hindi ako yan. Ay, di ba ikaw yan? Wasak na sa ala! Wasak na sa Lord! Init, no? Magsasummer na, tol. Buko juice, pare. Buko juice. Ito. Masarap to pag summer, eh. Lalaki ng buko mo, pare, ha? Lasing ka na ba? Oy, mga bayaw, sa edisyon na ito ng Tamang Toma, tuturuan namin kayo gumawa ng tinatawag nating GBJ. BJ, buko juice. G? G? BJ. Ano yung G? Gin. Gin tsaka buko juice. Okay. Yeah, kailangan lang natin ng gin at buko juice. Okay. Ayan. So, mas maganda mga bayaw, mag-invest tayo sa shaker. Ayan. So, sabi shaker natin. Naramdam ko na yung sabi. Summer, no? Oo. Laki ang mga buko mo dyan. Sa isang mixer, alo natin yung ating BJ, buko juice. Ang ganyan karami siguro. Tsaka good for the health yan, di ba? Good for, at
Alam mo ba, yung buko juice daw ay nagpapalinis. Nagpapalinis ang, alam mo kung ano? Nang kidney, di ba? Similia. Ah, ganun yan? Oo. Ah. Linis yung similia mo dyan. Ako, Lord, mayroon akong tama konti sa kidney. Swabe, swabe. Pwede ko inumin yan, no? Pag ganyan. Oo, oo. Ito maganda sa mga taong may tinatawag na UTI. UTI, pwede yan. Urinary tract infection. Yan yung mga taong mahilig. Sama talaga yung laman. Yung mga taong mahilig umano. Ah, ganun. Oo. Magkakayote ay yung mga ganun. Ay, hindi mahilig mag-DJ. Parang bago yata yung shaker mo, Lord. Ah. Oo. Regalo sa akin to. Pasko. Yeah. Para masarap yung BJ. Bulog lang natin dyan. Bulog lang dito ako. Patikman nga natin yan. Sige. Para summer talaga. Mabango yung amoy, ah. Yan. Dahil sa ano yan? Gin. Ano masabi mo? Okay, Lord. Okay. Parang healthy ng pakiramdam mo. Ay, oh, summer na summer rin. Oh. Mga bayaw, sana may napulot na naman kayo isang leksyon dito po sa Tamang Toma. Pang summer na inumin. Ito po ang GBJ. Gin. Buko juice. BJ. Sarap ba BJ? Na may gin? Sarap lang GBJ mo, Lord. Oo. Ako, ordinaryo BJ lang. Sakit ulo ko. Okay na ako dito. Ano ba? Parang konti yung nilagay mo.